Matapos ang iba't ibang kumpanya, ang mga labor contractor naman ang target ngayong inspeksyonin ng Department of Labor and Employment. Bagi ito ng kampanya ng administrasyon para tuluyan ng wakasan ang tinatawag na ENDO. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Nagbanta na si Pangulong Duterte sa mga may-ari ng kumpanya na tigilan ang iligal na kontraktualisasyon o tuluyang ipasasara ang kanilang negosyo. Gitnang dole, seryoso ang kanilang crackdown kontra ENDO. Ang target, bawasan nito ng kalahati bago matapos ang taon. Malinaw na yung marching order ng Presidente na kailangan tapusin na itigil yung lalo na yung ENDO type na paggawa. Pero hindi lang sa kanila natatapos ang kampanya kontra ENDO. Ngayon sasalang na rin sa inspeksyon ang higit 5,000 service contractor na rehistrado sa DOLE. Ang mga contractor o subcontractor ang siyang nagsusupply ng trabahador sa mga principal company. Tulad halimbawa ng mga trabahador sa construction, security guard, maintenance worker at driver. Sabi ng DOLE, ang mga trabahador na ito ang karaniwang mga biktima ng ENDO. Kahit mayroon na silang sinasabing mga COC o Certificate of Compliance, hindi rin garantiyado na hindi sila makakansila in the event na magkaroon silang violations. Suportado naman ito ng PALSCON o ang Asosasyon ng Lehitimong Service Contractor. Aminado sila na aabot sa 11,000 contractor ang hindi sumusunod sa batas. Alam natin na may mga abuses dito at galit kami sa mga abuses. Dahil na because of them, kaya nagkaroon ng malaking issue na to ban contractualization. Pero ginit ng PALSCON, hindi lahat ng uri ng kontraktualisasyon ay illegal. Ayon sa Department Order 18-A, lehitimo ang paraan ng kontraktualisasyon kung rehistrado alinsunod sa batas ang kontraktor, kung may sapat itong kapital o investment at kung sinisiguro sa kasunduan ang lahat ng benepisyo at karapatan ng manggagawa. We want to provide employment, not only jobs, not only employment, but decent and quality jobs. Nauna rito, sinuspindi ng DOLE ang registration ng mga bagong labor contractor. Pinag-aaralan na rin ng DOLE na gumawa ng bagong kautusan na papalit sa Department Order 18-A. Pia Gutierrez, ABS-CBN News.